Hello guys, good day to us all guys. 17 bito, duktungan ko lang po yung tungkol kay Judas. Gusto ko pong i-relate sa inyo na ano na si Judas nga po, yung pagsisisi niya po, kasi ganun talaga guys eh, pag sumigway ka talaga sa katuwiran ng ating Creator, may mangyayari sa'yo, lalamunin ka ng guilt. Kasi sabi ko nga po, di ba sa mga previous content ko, ito po alam na nating lahat to, mga matured na naman po tayo eh. Matatanda na po tayo, mga bata nga po ngayon ang mamatured eh. Kasi ang tao nga po, sa last generation, patalino ng patalino, pero ang utos po ng Panginoon, maging musmus tayo sa kasalanan, tumalino tayo sa katuwiran niya, sa katuwiran ng Diyos, tumalino tayo sa kabutihan, hindi tatalino sa kawalwalan at kaaliwaswasan. Hindi tatalino sa kasamaan. Kailangan po, tumalino tayo sa kabutihan, sa katuwiran ng Panginoon. So, nilamon po ng guilt si Judas Iscariote. Kasi nga po, na-guilty siya. Kasi walang ipinakitang masama sa kanya ang Panginoon. Nung lumapit siya sa Panginoon, winelcome siya, niyakap siya. Tapos, ganun ang ginawa niya sa ating Creator, sa ating Panginoon. Talagang, ako po, ito po, talaga, pero ano lang ha, ito po, honest to goodness. Kapag pinanonood ko po talaga yung life story ng Creator natin, talagang yung part po na talagang kalbaryo na siya. Naluha po ako, naiyak po ako. Kasi talagang durug na durug po ang puso ko. Dahil, pati po nung binasa ko yung Bible ko, alam niyo po, nung operahan ako, niyayakap ko yung Bible ko, natulo ang luha ko. I-relate ko po ulit sa inyo yan, yung katiting na life story ko, yung climax po bago po ako nagka-cancer. Ikwento ko po yan. Gagawin ko po yung content, promise ko po sa inyo. Sa lahat po ng nanonood ng content ko, maraming salamat po. Ingatan po nawa tayo lahat ng Panginoon. Maging ready po tayo sa ultimate na pagbabalik ng ating Creator. Pagpakatatag po tayo, gamitin po natin yung pagmamahal natin at faith natin sa Kanya para makaligtas tayo dun sa paparating na tribulation. To God be the glory po. So, nangyari po kay Judas, nung nilamon na po siya ng guilt niya, nagpakamatay po siya, nagbikti siya. Tapos ang pagkakarelate po ng mabuting mga ngaral nitong generation natin, nung nagbikti daw po si Judas, kasi nung binabasa ko po yun, hindi ko po talaga tinapos ng buong buo yung part na yun, yung talagang parang mamamatay na ang Panginoon. Pinanood ko na lang po sa dokumentary. Kasi inaano na po ako nung tuloy-tuloy kong binabasa, parang nasakit na po yung ulo ko. Pero ang dami ko pang napanood na dokumentary, sabi ko nga po sa previous kong content eh, bata pa po ako na mahilig na po ako manood ng about sa scripture, sa Holy Scripture. So nangyari po kay Judas Iscariote guys, nung nagbikti po siya, bumaksak po siya, nabiyak po yung bituka niya, lumabas po yung bituka niya. Grabe po talaga yung ginawa niya sa ating Panginoon eh. Binenta niya po eh. Sundan niyo pa po. To God be the glory. Thank you po for watching. God bless us all po.